before, alam niyo na pala yung mga sasabihin niya. Ba't niyo pa pre-resenta? Sana, kinuha niyo na yung impormasyon at tinuhog niyo na yung mga tinuro. Madali na sana. Di ba? Kung alam, siyempre, kilala mo. Kung totoo kilala mo, hindi alam mo na kung saan mo hanapin. Kaya nasabi ko, ito si Jerman Taga, either collateral damage siya or sitting duck siya. Yung 550,000 were pulled sa tatlong grupo ng mga gang sa Bilibid Prison. Eh, akala ko ba, ang principal suspect nyo ay isang high government official. Eh, 550,000 pesos, eh, hindi malaking pera yan. Kaya-kaya yan ng isang government official. Pangalawa, ang isa pong kriminal, as a rule, kung siya ay gagawa ng isang krimen, siyempre gusto niya, siya lang ang nakakaalam. At kung hindi niya pwedeng gawin, ang pinaka-regla niya, kailangan isa ang dalawa lang ang nakakaalam. Eh, biro niyo, kinontak tatlong commanders, eh, daan-daan ang mga miyembro niya, pati sa iwahing colony na, meron pa isa, para hindi ko kapanipaniwala. At saka marami po akong tinatanong sa aking isipan. Una-muna yung autopsy report. Hindi mo maintindihan kung ano naman totoo nito. Sabi, walang foul play. Sabi ng pangalawang sorbe na independent, pinatay sa pamamagitan plastic bag. Alam po ninyo, medyo... Kasi yung second autopsy, hindi naman sinalungat yung unang autopsy with respect na wala naman daw physical injuries na nakita, hindi rin nilaso. Wala rin nakitang bruises o mga lacerations man lang o kahit anong bagay na makikita mo. Eh kung totoo po na yun ay tinakpan ng plastic bag, eh hindi po ba? Ikaw ba kung tatakpan ka ng plastic bag, eh, hindi ka nalaman? Automatic may resistance. May resistance ka. Oh. Eh di dapat, kung may resistance, lalo pa sinabi nung autopsy report, yung second, na malakas. Mm. O nilalaban yun. Mm. So kailangan mo dalawa o apat na tao para hawakan mo sila. At syempre, you will be exerting pressure. So hawakan mo yan. Magkakaroon ng mga marka yan eh. Oh. Malaban eh. Pero ang paliwanag, lalo kung... Alam mo ba kung paliwanag, bakit daw walang resistance? Eh kasi resign na siyang mamatay. Ano ba yan? Ano ba? So, the moment na tinakpan yung mukha niya ng cellophane, parang gano'n. Payag na raw siya. Okay na raw siya. Naman eh, ano ba yan? Eh, shit, alam nyo, yung instinct ng self-preservation, natural na yun. Katutupan talaga ng malakas yun. Hindi pa pwede. Another thing na tinatanong ko, nakatanggap doon ng text. Okay. At sinabi yung tatlong commander, kung ako'y mamatay, itong tatlong ito, may kaugnayan dito. Eh, teka muna. Nasaan yung telepono nung mag-text? Wala naman sila nakuha ang telepono. So, paano kung hindi naman yung ano, yung mag-text? Hindi siya yung may-ari, no? Baka iba, para lang mamislim. Kasi parang masyado lang magulo itong kasong ito. Kasi, tingnan nyo, sabi, dalawang middleman. Yung isa, yung na... Nachugi. Namatay. Yung isa naman, iwahi at dumating. Eh, nabasa ko ngayon sa diary, itinatanggi niya. Sabi niya, hindi ko kilala yan. Kung lalawa na. O paano na ngayon? Isa pa. Sabi ko, dalawa raw ang mastermind. Bakit dalawang mastermind? Ikaw ba nakakita ng dalawang mastermind? Isa lang ang mastermind dapat dyan. Isa lang siyempre yung magpaplano dyan. Kung isa lang ang gustong pumatay sa isang tao, isa lang ang galit dyan o may reason. Okay, bakit naging dalawa? Unless, o ito, yung unless, baka iniisip nila yung pagpatay dun sa komentarista at pagpatay dun sa middleman. Dalawang. Eh, teka muna. Medyo malabo yata yun kasi konektado eh. Dahil namatay 4 days after nang inalanan. Buti sana kung hindi inalanan. Eh, inalanan. So, ibig sabihin, konektado. Okay.
ang tanong ko, kinonsider ba ng mga investigator na ito si General Gerald Mantar? Tar, eh, nemesis at tormentor ng mga kriminal ng mga sindikato. At maaaring baka piniprame up lang yan. Kailangan tingnan mo yung angle ng lahat na yan para malaman natin ang katotohanan. Dapat balanse, Atty. Sun, pagtingin sa kabila at dito sa kabila to arrive na yung conclusion mo sa kaso talagang tumpak doon sa nangyari. Hindi lang yun. Kasi alam mo, pagdating sa hukuman, proof beyond a reasonable doubt, baka madismiss ka ng kaso na. Sa labo ng kwento. Sa labo ng kwento mo. Ang gulo ng kwento. Kaya, sa tingin ko, huwag kayong magmadali. Pag-aralan niyo muna mabuti. Hanapin niyo yung totoo nito at kailangan malakas ang ebidensya. Pag magaling ang abogado niyo niyan, nako. Lalampaso kayo niyan. Pero Tarzan, naalala ko, kasi nung lumitaw itong press conference ni DILG Secretary Benner Avalos, live tayo nandito eh. Correct. At sinabi mo na parang nakakaduda itong paglitaw ng self-confessed madman. Ang sabi ko, from the very start, bakit kayo nag-press briefing niyan? Dapat, since sumurrender na pala yan the day before, alam niyo na pala yung mga sasabihin niya, ba't yung papresenta? Sana, kinuha niyo na yung impormasyon at tinurong niyo na yung mga tinuro. Madali na sana. Di ba? Kung alam, syempre, kilala mo. Kung totoo kilala mo, hindi alam mo na kung saan mo hanapin. At kung hindi mo naman alam manapin, syempre, tatanong mo, paano mo nakukontak? Sa telepono mo, kung tawagan mo, sabihin mo, dagdag, may dagdag, kung kaya magkita kayo, andali sana eh. Masyado silang hot, eager, bibig magpresenta. Ayan. Loko-loko tuloy. Kawindang-windang ang kwento. Kaya tuloy may mga naiipit, Atty. Sun. Eh, oo nga. Kaya nga sabi ko, ito si German Tag, either collateral damage siya or sitting duck siya. Kawawa naman. Samantala, Atty. Sun, binigyan din ni Vice President Sara Duterte ang kahalagahan ng mga library o aklatan sa bansa. Mga tinawag silang mga sandata sa paglaban sa maling impormasyon, pag-uudyok ng buot at pagkakalat ng kasinwalinan.